Magandang umaga sa lahat. At ngayon ay mayroon tayong panibagong leksyon na itatalakay ngayong umaga. At narito sa inyong harap ang magtatalakay na si Ginoong Jason Ayog. Wika. Ang matatalakay natin ngayon ay ukol sa wika. Ano ang kahulugan ng wika batay kina Bernales, Webster, Hill at ang mga katangian ng wika? Simulan na natin. Ang wika ay mula sa salitang Latin na lingua na ang ibig sabihin ay bila. Kung titingnan natin na halos lahat ng mga salita ay pinagbatayan sa Griego o sa Latin. Kasi nung unang panahon, ang Latin ay isa sa pinaka-progresibong lingwahe. Kasi sobrang ganda ng kanyang pagkabuo ng pangusap. Kaya maraming mga lingwahe ang gumaya sa Latin. At kung iisipin natin, lingua, dila, kung wala namang dila yung isang tao, ay hindi ka makakapagsalita at walang tunog na lalabas sa iyo. Ginagamit ang wika bilang kasangkapan sa pagkakaunawaan. Sa kahulugan pa ng wika, matatalakay natin kung ano ang wika batay kay Bernales, Hill, Webster, Gleason at kay Whitehead. Simulan na natin. Ang palabas. Una, ayon kay Bernales, ang wika ay maaaring sumutukoy sa kakayahan ng tao na mag-angkin at gumamit ng mga komplikadong sistemang pangkomunikasyon o sa espesipikong pagkakataon ng nasabing komplikadong sistemang pangkomunikasyon. Anong ibig sabihin nito? Sinasabi dito na kakayahan ng tao, ibig sabihin tumutukoy sa abilidad natin. Na mag-angkin, ibig sabihin maaari natin itong matutunan. Simula nung pagkabata ninyo, tinuruan kayo, or yung iba nanonood lang sa kanilang kapaligiran at sila ay natuto ng magsalita. Okay? At bakit siya komplikado? Kasi ganito yung sistema ng ating paggamit ng wika natin. At lalo na kapag nangyayari yung komunikasyon. Merong tagahatid ng mensahe, ikaw yung nagbibigay ng mensahe, at merong channel kang ginamit upang maibigay yung mensahe. Pwede nating masabi na yung channel na ginamit mo, telepono, dyaryo, o pwedeng personal na pagsasalita mo, Gmeet or Zoom yung ginamit mo. Pero meron tayong mga sagabal o ingay habang ikaw ay nagbibigay ng mensahe. Katulad ng mga ingay sa ating tabi, mga aso, mga pwede natin sabihin mga manok, di ba? Habang nagkaklase tayo, naririnig natin yung mga ingay ng mga hayop. Pwede rin na maging sagabal ay yung connection natin na nakikinig kayo sa klase pero yung connection magiging sagabal sa paghahatid ng mensahe. At natanggap ba ng tagatanggap yung isang mensahe? At ano yung response niya? Kaya masasabi natin komplikado yung paggamit natin ng wika sa komunikasyon. Okay? At higit sa lahat, ito ay pwede mong maangkin ng isang wika sa pamamagitan ng pag-aaral nito. Pero hindi madali. Hindi madali. Kasi maraming proseso o maraming mga katangian ng iba't ibang wika na dapat mong malaman. Katulad nitong una, ito ay Nihongo. Diba? So, watashi no namae wa Jason desu. Nagpapakilala siya na siya ay si Jason. Pero, kung ito'y babasahin mo na wala kang alam, hindi mo talaga siya mababasa. Pangalawa, okay, this is Gao Xiang Ma. This is from Chinese. Ibig sabihin ay magandang umaga. Okay. Pangalawa naman, ito ay sa mga taga-Indonesia na kung saan makita natin sa video na tumatawa si Megan Yang. Kasi kung ito ay sasabihin natin sa bansa natin, iba yung nasa isip natin. Pero sa kanila, yung fek-fek, that is expression sa taga-Indian, expression nila, open-open, bukas na yung show. So pag sinabi natin, fek-fek, open-open na, parang tara, manood tayo kasi bukas na yung show nila. Okay? Parang ganun. Pero sa isip natin, iba yung nasa isip natin. And yung panghuli,
lalo na sa mga kabataan ngayon na hilig sa mga K-drama, makakita lang ng mga bilog, automatic na, uy, Hangul to. Okay, di ba? So, yan ay komplikado. Sunod ay sinabi ni Archibald Hill. Sinabi ni Archibald Hill na ang wika ang pangunahin at pinaka-elaborate na anyo ng simbolikong gawaing pantao. Okay? Tingnan ninyo yung mga naglalakihang mga salita dyan. Pangunahin, necessity ng tao yung wika. Paano ka makaka-apply ng trabaho kung ikaw ay hindi susulat ng application letter na kailangan ng wika? Interview, kailangan mo ng wika. Pang-araw-araw na ginagawa mo, kailangan mo ng wika. Okay? At pinaka-sunod ay ang pinaka-elaborate. Ito yung pinaka-basic na katangian ng tao. Di ba? At higit sa lahat, okay, balikan ko. Higit sa lahat, ito ay gawaing pantao. Kung nakikita ninyo yung larawan dito, may nakita kayong parot at mayroon kayong nakita ang isang babae. Kung ikukumpara natin yung wika ng hayop at tao, hindi natin masasabi na may wika yung hayop kasi more on instinct yan sila para mabuhay. Diba? Mayroon silang mga antena na nagsasabi na, uy, kauri ko to. Diba? So ito, itong parot, nagsasalita yung parot, nakakagaya siya ng mga boses ng mga tao, subalit hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng kanyang sinasabi. Nakakapagsalita yung parrot sapagkat mayroon din siyang vocal cords na katulad ng sa tao. Pero ang tanong, kaya ba niyang makipag-usap sa tao kung magtatanong ang tao sa kanya? Tao lang yung may kakayahan. Kaya sinasabi dito, simbolikong gawaing pantao. Yan ay ayon kay Archibald Hill. Sunod ay kay, ito pa rin, gawaing pantao, ibang ano lang siya larawan. Sunod ay ayon kay William Webster. Ang wika ay isang sistemang komunikasyon sa pagitan ng mga tao. Focus sa tao talaga, hindi siya nagsabi ng mga hayop, tao talaga. Sa pamamagitan ng pasalita o pasulat. Pasalita yung nag-uusap kayo ng inyong kasama, kaibigan, pamilya, through cellphone man, o pasulat. Nag-text ka, nagbigay ka ng liham kasi nahiya kang sabihin sa kanya yung nararamdaman mo, yan ang wika. Ginagamit ng tao bilang komunikasyon. Okay? Meron ba kayong nakitang tao na sumulat sa kanyang aso at binasa ng aso? Meron ba kayong nakita na ang aso ay nagtatype sa Facebook at nag-share ng kanyang saloobin? Ito ay gawaing pantao. Okay? Kung mayroon kinakitang mga hayop, siguro that is merong pagsasanay. Pero kung alam nila yung ginagawa nila, kung sila ay nakakausap ng matino, yan yung hindi natin masasagot. Kasi tao lang talaga yung sa wika. Whitehead. Ang sinabi ni Whitehead ay ganito. Ang wika ay kabuuan ng kaisipan ng lipunang lumikha nito. Ibig sabihin ng kabuuan, collection ng mga tao sa isang lipunan. Kung ano yung kultura nila, ano yung napag-usapan nila, yan ang nagpapakita na ito yung wika namin. Tayo ay tumatawa sa isang kultura dahil sa kanilang anyo, dahil sa kanilang pananalita, pero yan ay nagpapakita kung ano sila. At may mga tao na ipinagmamalaki nila na ganoon sila. Na sana kayo rin matuto tayong rumespeto sa isang tao kung paano sila magsalita kasi yan yung kinagisnan nila. Si Gleason yan. Alam niyo ba na ang katangian ng wika, 7 katangian ng wika, ang 6 doon ay makikita sa binigay ni Gleason. Ito ang sinabi ni Gleason. Ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at sinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa iisang kultura.
Sir, nahihirapan kami. Ano bang ibig sabihin ng kanyang sinabi? Yan ay matatalakay natin isa-isa. Masistemang balangkas, sinasalitang tunog, pinipili at sinasayos, arbitraryo, ginagamit, kabilang sa kultura. Anim ang binigay niya. Ano nga ba ang pitong katangian ng wika? Narito ang pitong katangian ng wika na kung saan ang anim dito ay binigay ni Gleason. Masistemang balangkas, sinasalitang tunog, pinipili at sinasayos, arbitraryo, ginagamit, nakabatay sa kultura, at ang pangpito ay nagbabago ang wika o dinamiko ang wika. Unahin natin sa masistemang balangkas. Number one, masistemang balangkas. Ibig sabihin may sinusunod na proseso ang wika. Nagsisimula ang wika sa isang tunog na tinatawag nating ponema. Ang ponema ay ang makabuluhang tunog na hindi nagtataglay ng kahulugan. Ponema. At ang pag-aaral sa ponema ay tinatawag nating phonology or phonolohiya. Ingat kayo ha, ang tunog ay ang ponema na hindi nagtataglay ng kahulugan at ang nag-aaral sa mga tunog na hindi nagtataglay ng kahulugan ay tinatawag nating phonolohiya. Okay? At ang mga halimbawa nito, yung mga titik natin. Ha. Pa. Ba. Ga. Yan ay mga ponema. Walang kahulugan yan. Pero kapag yung mga titik pinagsama-sama, magiging isang salita, yan ay tinatawag nating morpema. So ngayon, ang morpema, ito yung mga tunog na may dalang kahulugan. Kasi pinagsama-sama mo na yung mga titik, nakakabuo ka ngayon ng isang salita. Okay, yan ay ang morpema. Diba? Yung makabubuo tayo ng mga panlapi, nakabubuo tayo ng mga salitang ugat, yan ay morpema. At ang pag-aaral sa morpema ay tinatawag nating morfolohiya. Okay? Ang ponema, titik lang. Mga tunog na walang kahulugan. Ang morpema, salita na siya. Kasi pinagsama-sama mo yung mga ponema, kaya naging morpema. Sunod, kapag pinagsama-sama natin ang mga salita, nakabubuo tayo ng pangungusap. At ang tawag doon sa pagbuo ng mga pangungusap ay syntaxis. Okay? Syntaxis. At mayroon tayong tinatawag na sambitla. Yung isang word lang siya pero parang meron siyang meaning talaga na hindi na kailangan ng pangungusap. Diba? Sunog. Ibig sabihin nun, mayroon ka, naku, may nakita akong sunog. Parang sentence na rin siya. Dahil sa sambitla, yung, dahil sa emosyon mo, syntaxis pa rin yun. Paano mo siya nabuo? Okay, ulitin ko, ponema. Ibang mga talata o gagawa ka ng isang akta, tulakman, kwento, nobela, yan ay diskurso. Okay? Yan yung proseso. Kaya tinatawag na masistemang balangkas. Okay? Pangalawa, ang wika ay sinasalitang tunog. Pero ingat tayo, kasi hindi lahat ng tunog na nagagawa ng isang tao ay may kahulugan. Halimbawa, nadulas. May kahulugan ba yun? Wala. Pero yung mga sinasabi ko ngayon, naiintindihan nyo na may dalang tunog yung sinasabi ko. Kasi bawat isa doon mga salita ay may kahulugan. Kaya ang wika ay sinasalitang tunog. Narito kung bakit tayo nakabubuo ng tunog. Una, ang hangin ay mula sa baga natin. Yung hangin na yon ay aakyat papunta sa ating babagtingang tinig. Yan yung kumakatal na bagay na tinatawag nating articulador. Diyan dadaan yung hangin papunta sa ating resonador. Kung mapapansin ninyo yung baba ninyo kapag ibubuka ninyo, meron kayong nakikita dyan parang bell shape. Okay? Yan yung resonador natin. Yan yung nagmo-modify sa ating boses. Yan yung nagpapalinis sa boses natin. Baga,
articulador, resonador, at dahil sa tatlong ito, makakalabas ka ng tunog kapag ikaw ay nagsasalita. Yung hangin ay lalabas sa ilong mo at lalabas sa bibig mo. Okay? Kaya sinasalitang tunog. Mayroong 21 na ponema sa wikang Filipino na nahahati sa dalawa. Ponemang katinig at ponemang patinig. Ang ponema ay titik. Diba? Mga tunog na walang kahulugan. So, yung patinig, ito yung mga vowels natin. Patinig. Ang katinig, ito yung consonant natin. So, 5 vowels at saka 16 na consonant. Tingnan natin. Ito yung ating mga vowels natin. At kung paano natin sila bibigkasin. Diba? Paano natin mapapalabas sa ating bibig yung tunog ng bawat isa. Kung makikita ninyo yung ayos ng dila, nasa taas, gitna, at baba. Kung makikita nyo dito, mataas, gitna, baba. Ito naman, saang bahagi yung dila natin? Kung titingnan natin, yung bahagi ng dila natin sa E. Okay? Yung dila natin nasa taas, pero nasa sa harap. Pataas na paharap. E. 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 Kung E naman, nasa gitna yung dila. Adela, yung dila natin, okay? Yung dila natin ay nasa gitna, E. E, okay? Tapos, kung A naman, yung dila natin nasa baba, A. Tapos, nasa central, A. A, okay? And O. O, nasa gitna yung dila natin na O, na papunta pagtalikod. Okay? So, yan ay ang ponemang patinig natin. How about sa consonant natin? Okay, sa consonant natin, meron tayong dalawa na dapat tandaan. Yung punto ng artikulasyon, paano tayo nagpapalabas ng hangin kapag binibigkas natin yung mga consonant? Punto ng artikulasyon. Ang paraan ng artikulasyon naman is ano yung nagagawa ng ating paraan ng ating bibig sa pagbigkas ng mga consonant. Okay, ano yung nangyayari sa ating bibig? O sa ating dila, sa ating ngipin, yan ay ang paraan ng artikulasyon. Tingnan ninyo, kung paano natin bibigkasin ang ba. Kung titingnan natin dito, ba, palabi. So, ibig sabihin gamit yung ba, bibig natin. At ito ay pasara, ibig sabihin, close, open siya. Ba. Ba. Okay, may tinig. May tinig siya. Ibig sabihin, may maririnig tayong malakas na boses. Ba. Ba. Okay? So yan ay ang ibig sabihin niyan. Kung ito namang palabi siya, napasara din siya, pero wala kang masyado marinig na boses. Okay. Sumunod tayo. Dito tayo sa pailong. Sa end tayo. Kundi bukas yung bibig mo, ngipin siya at palabi. Yung ngipin mo, dikit. At saka pailong. Okay, parang ganun siya. Okay? How about itong pasutsot? Pasutsot, parang sumisitsit ka. Try natin itong may tinig, may tunog. Okay? Na H. Okay, yan ay ang H natin. Okay? At saka dito ay paglutal siya. Ibig sabihin yung parang pabigla. Okay. Next, punta tayo sa pagilid. Yung ating dila ay pagilagid yung dila natin. Napapunta sa taas yung dila, padikit. Okay? Itong pakatal, pa-shaky siya. At saka nasa pataas pa rin yung dila, napapunta sa gilagid natin. Okay? And yung malapatinig, yung binibigkas natin siya na parang abakada. W, Y. Okay, yan ang ating mga sinasalitang tunog, yung mga titik natin. At saka nabubuo siyang salita. Sunod, pinipili at sinasayos. Ingat tayo sa mga sinasabi natin sa ating kapwa. Dapat nating isipin kung nakakasakit ba o hindi nakakasakit yung mga gagamitin nating salita. Kaya dapat nating piliin, lalo na kung kausap natin bata o matanda.
Okay, kaya ang wika ay pinipili at sinasaayos. Pang-apat, ang wika ay arbitraryo. Pag sinabi nating arbitraryo, pinag-usapan, nagkaroon ng meeting at yung mga tao sa isang lipunan na pag-usapan nila na ang tawag sa isang bagay ay ganito. Halimbawa, noong unang panahon, wala pa itong pangalan. Okay? Ito ay wala pang pangalan. Ito ay nakita ng ating mga ninuno. May nagsabi, fish, 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 fish. At narinig ng marami, nagplano sila ng itawag dito ay fish shield. At yun na yung tawag. Okay? So ibig sabihin, pinag-usapan nila ng tawag sa isang bagay. Kung mapapansin ninyo, bawat pulo, bawat lugar sa ating mundo, iba-iba ng lingwahe, iba-iba ng wika. Kasi yan yung namitingan nila, yan yung napagplanuhan nila, yan yung napag-usapan nila, nagagamitin nila. Kaya yung Indonesia, yung Malaysia, Vietnam, Pilipinas, yung karating bansa natin, halos magkakapareho yung wika natin kasi galing tayo sa malayo Polynesia. Kasi noon, grabe yung barter natin. Same tayo ng wikang ginagamit. Na bago lang kasi sa pananakop ng mga banyaga. Sunod ay ginagamit. Alam niyo ba na ang wika ay namamatay kapag hindi ginagamit? At sinasabing patay ang isang wika, katulad ng Latin. Sinasabing patay na ang Latin. Kasi kapag sinabi natin buhay ang wika, kung ito ay patuloy na ginagamit ng mga ordinaryong tao sa kanilang pamumuhay, sino-sino nga ba ang gumagamit ng Latin? Mga arsobispo na lang. Yung ilan hindi na alam kung paano gamitin ang Latin. Okay? Mamaya ipapaliwanag ko kung ano yung rason kung bakit nawala yung Latin. Pero kailangan gamitin ang wika upang hindi mamatay. Kasi namamatay ang isang bagay kung hindi na ginagamit. Okay? Kasunod. Ang wika ay atin ang dami, bigas, kanin. Di ba ang daming term sa atin, palay, pero sa kanila rice lang yan. Kasi wala silang karanasan or hindi nila yon kultura. Sa atin naman, hindi, walang term sa atin yung mga snowflakes. Ano ba sa atin yon? Ano ba yung term sa glacier? Wala sa atin yon. Kasi sa Amerika, mayroon silang ganon. So yung wika nakabatay sa isang lugar kung ano yung kultura nila. Di ba? Kaya kahit nga dito sa Digos, sa Padada, sa Santa Cruz, sa Davao, may kanya-kanya tayong mga wika na tayo lang din yung nakakaalam. Nakabatay sa kultura. Next, ang wika ay nagbabago. Kaya nga, ang wika, katulad ng Latin, namatay yung Latin, masasabi natin patay na yung Latin, kasi hindi nila kaya, ayaw nilang magbago, ayaw nilang tumanggap ng ibang lingwahe. Sa Pilipinas kasi, tayong mga Pilipino, tanggap natin. Diba? Parang sa atin, nangihiram tayo ng mga wika sa mga panyaga. Katulad ng papaya words. O, diba? Mapagapandapa ka pa. Diba? Ang daming mga estudyante na alam itong papaya words. Mga Bikimon. Diba? Tom Jones. Shuta. Diba? Kya-kya. Ang daming mga term na ganyan na nabubuo at patuloy na nag-i-evolve. Salitang kalye. Potol. Ripapips. Barag Totski. Diba? Ano pa? Ang dami, no? Mol-mol. Ano pa yung mga term na sikat ngayon? Share ko lang. Yan, mga salitang kalye. Professional yung mga salita nila, mga lesson plan, report, lab report. Meron din sila. Hiram ng mga salita, yung mula sa Ingles o mula sa mga banyaga na binago natin yung kahulugan. Diba? Ang sarap ng ice cream na to. Feel ko nasa heaven ako. Di ba? Pinag-combine mo yung English sa Tagalog. That is dynamic. Di ba? Iba na, siguro iba na yung kahulugan ng heaven kasi pala sa'yo masarap. Di ba? Yung kahulugan nun. So naiba na yung kahulugan sa pangiram natin.
at marami pang iba. At ang good thing nito, dahil sa mga ganitong pagbabago, mas patuloy na yumayaman at mas patuloy na nag-i-evolve yung ating wika. At imposibleng mamamatay ang wika kung ganito ang mangyayari. Kaya ang wika ay nagbabago o dinamiko. Bilang buod, ang wika ay kasangkapan ng tao para maipahayag ang kanyang saloobin at ang wika ay kailangan upang ang isang problema ay masolusyonan. Sa simpleng pag-uusap, sa simpleng pakikinig ng isang tao, anumang problema, kaya nating lutasin. Okay, gamit ang wika. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay marami kayong natutunan.